Kanina nga ay nasubaybayan natin ang naging love story ni Jayo and KM. Nakakilala ang dalawa sa isang LGBT group. At naging magkaibigan at nauwi sa getting to know stage. At nang nagtapat si Jayo ng feelings, tinanong niya rin si KM, ngunit hindi pa raw ito ready mag-commit sa isang relationship with feminine gay. Sinubukan naman ni KM, ngunit hindi rin ito nag-work. Na-confuse daw siya sa tunay niyang nararamdaman para kay Jayo. Oo, at ito na nga mga baklaan, no? At dahil nga, naging matagal daw ang paghihintay ni Jayo kay KM, ang tanong, nong. Iba pa lang show yun. Hanggang kailan ka maghihintay para sa pag-ibig? O ayun, applicable sa ating tatlo yan, ha? Hanggang kailan ba? Na walang label. Hanggang kailan? Hanggat sa kaya mong magpakarupok. Wait, kasi usong-uso ngayon yung mga situationship. Tama. Oo nga. Ewan ko nga bakit ganyan. Bakit kaya nauso, no? Yung mga natitiis nila yung mga ganun na walang assurance. Siguro kasi may thrill. Sa bagay. Without having a label na ang tagal niyong nagpapasweet, ganyan. Parang honeymoon stage lagi, no? Kasi pag gano'n. Which is nakakatakot sa generation natin ngayon. Yes. Kasi parang ang gusto lang nilang ma-face sa isang relationship is yung happy stages. Honeymoon stage. Oo. Na ayaw nilang mag-commit kasi alam nilang darating sa point na may mga lows. May mga low points isang relationship. Kaya... Pero ang tendency naman ng ganyan, di ba? Kapag ka ganyan na yung situationship, ano, mararamdaman mo pa rin naman kung gusto ka talaga ng tao or hindi. Oo. Hanggang kailan mo aantayin na parang alam mo na hindi ka bet ng tao tapos parang gusto mo talaga siya, aantayin mo mga 1 month, 2 months, ganyan. Kasi pag okay, ako feeling ko hindi, nararamdaman kong hindi siya ready for something, for a long term, mga ganyan-ganyan. Parang no. Hindi ko na siya aantayin. Kasi, bakit ko pa siya aantayin kung wala rin palang... Kasi garaduhan. Oo, tama. Diba? Ako kasi naranasan ko nang mag-wait. Wait. Ako nga, yung mga mga bus wait. Nga. Oh, pero, ako kasi, siguro pag ganun, wala naman kasi ako masyadong experiences pa. So, hanggat kaya ko, and yung, kumbaga, hindi pa ako sobrang ubos na ubos, sige, mag-aantay ako. Mandirigma ng pag-ibig si Antenor. Sorry. Hali ka nga rito. Vaccinan ka natin. Diba? Pero ito naman. Paano ba malalaman kung ready ka na pumasok sa isang relasyon? Paano mo malalaman? Siguro darating yung maturity mo na para marirealize mo na hindi na lang to may kipag-date ako dahil gusto kong kiligin, gusto kong maglaro. Andun ka na sa date para may makasama ka. Forever. Oo. Kasi nga, ito nga si KM, hindi pa siya ready for Jayo. Kasi baka raw okay if sa paminta siya or sa bisexual. Sa masculine. Ano? Parang first time. Hindi pa siya sure. Nagtitest pa siya ng ano. Oo. And normal naman yun. Tsaka in fairness din naman kasi talaga sa mga bisexual. Iba-iba kasi tayo ng Soji again. Tama. Parang yung sa mga, katulad nga ni KM, na parang nakadalawang girlfriends siya. Tapos ngayon, parang pang-apat niya na cis man, itong si Jayo. So parang, ang haba kasi ng buhay. So parang hindi mo talaga malalaman. Again, ang gender ay hindi ones and zeros. Parang tama talaga na gender is fluid. So, totoo. Kasi, love is love. Tama. Yeah. Kasi meron din yung iba, yung ang tagal-tagal na nilang kasal. Yung tipong senior na sila. Tapos doon lang nila malalaman, ay, gusto ko rin pala ng same sex. Na-attract rin pala ako sa kanila. May mga ganun eh. Umaabot ng napakatagal na time. Matanda. Hindi mo talaga masasabi. Pero bakit kaya may mga natatakot din na mag-commit or like pumasok talaga sa yung official sila, yung relationship? Ang hirap sagutin. Ang hirap. Pero feeling ko dahil nakikita kayo ba, rin nila may mga sa times mga... kayo na parang oo, nung hindi siya natatakot. Parang nai-enjoy ko, yung nung mga panahon na yun, nai-enjoy ko yung init. Alam mo yun? Kasi parang bago ka sa gantong mga bagong tao, yung mga nakakasama mo, pumaparty ka. Mm-mm. So, parang nai-enjoy mo yung mga marami ka nami-meet hanggang sa parang minsan magsasawa ka na lang. Tama. Doon talaga, darating yung maturity mo sa mga ganong bago. True. Ikaw ba? Ako hindi naman ako takot. Shoutout muna. Wala. Yeah, pero ako hindi naman ako natatakot na mag-commit. Parang ready ako anytime.
Wow, 24/7. Oh, di ba? Ready anytime. Pero ito pa nga ang katanungan kanina. I big question. Paano mo ipaglalaban ang relasyon nyo sa mga taong mapanghusga? Ikaw, napakarami bilang part of the LGBT community. Tama. Ano, parang it's different every single time. Kasi may mga araw na ililet go mo na lang, nahayaan mo na lang. Kasi again, tama yung sinabi kanina na hindi nyo nga naman ako pinapakain, number one. Tapos, meron ding mga araw na talagang papatulan mo rin naman. Kasi, ang hirap talagang paano ba to? Ang hirap ibigay or i-relay sa mga tao na i-educate yon, i-educate yung mga tao na eto na yung reality ng buhay ng mga tao ngayon. And, parang ito yung buhay nila eh. So parang ang hirap naman kung i-judge mo agad yung mga ganung bagay, lalo pat nagmamahal lang naman yung tao. Tama. Tapos, ay naku, huwag kayong magka-catcall. Naku, ha? Naku, mga comments kanina na hikita ko. Oo, kasi di ba hindi lang nasa public ang yung nga, yung judgment. Online na. Online sobrang na. Dali lang. Sobrang. Oo. At mas matindi pa nga ang online totoo, bashing. No? Mas matindi yung effect niya sa binabash nyo. Kung alam nyo lang yung feeling na yung nababasa namin, yung mga ganong comments na kasi syempre kanya-kanya tayo ng buhay and ayaw naman din natin yung parang makakasakit tayo talaga ng damdamin ng isang dagdagan tao. Ko yan, ano, parang kung sa akin lang, okay lang eh, pero kapag dun na sa mahal mo, parang just the same way na kapag ka sa kaibigan mo or sa nanay mo, sa tatay mo, nagre-reflect yung mga pinupukol sa'yo, parang mas nakaka-hurt siya. Diba? Ang hirap, ano, parang nanginginig ka para i-defend yung tao na yun. Pero pag sa sarili mo, parang, lunok. Totoo. Pero dagdagan ko na rin, yun din yung sasabihin ko sana na, actually, hindi lang ako magde-defend kapag may relationship. Kahit sa friends, pa yan. Yun nga, yung the LGBT kinezo, diba? Pagka, kanina pa nagsasabi ako sa'yo, gusto kong magsalita, gusto kong, kasi, kahit magsalita ka naman, wala rin namang mangyayari. Kasi madami talaga sila. Yes. At saka, ano, they are a product of their time. Yun na yung natutunan nila eh, nung mga panahon nila. So, para ang hirap talagang i-educate, pero wala, we just have to live our best lives. Yes. And fight for pero eto, kailan ba ang right time para aminin mo ang tunay mong nararamdaman? And yung pag-out. Kung okay lang sa inyo. Sige. Ako, ano, parang nung, thankfully, hindi ko kailangan mag-out, ano. Kaya, out ka na ba? Hindi na eh. Parang kulang pa ako sa eyeshadow. Oo, pero, pagdating kasi sa ganyan, thankfully, may mga magulang na rin ngayon na parang aware sila and medyo okay sila sa ganung mga setup, ano. Pero sana, mas dumami pa yung mga magulang, mga ganyan, itatanggapin agad na para hindi nahanapin nung mga anak nila na member ng LGBTQIA+, yung pagmamahal sa labas ng bahay. Tama. Tama. Mas open. Pansin ko nga na mas open na yung mga families natin din. Mm-hmm. Parang hindi na nahihirapan yung Gen Z. Tama. Actually, yun nga, takot din yung mga tao ngayon na mag-out dahil nga sa judgment din. Same lang rin. Pero alam nyo, natutuwa ako kasi personally, may mga friends ako na hindi talaga sila out, hindi nila kaya, pero sa akin nakakapag-out sila. Ewan ko, it's the big sister space. Kinezo feeling ganyan. An parang, ally. Oo, nararamdaman nila na isa safe ako. Haven parang pwede silang mag-share sa akin na kahit ano na hindi ko sasabihin. Pero ngayon sasabihin ko na, just lang, hindi yun. Pero nakakatuwa rin. So, kaya hopefully, kayo na mga hindi pa nakakapag-out, makahanap din kayo ng safe space. We all need a loving home. And sana sa mga naunang nag-out, ano, may we provide a loving home sa mga mag-out. Diba? Parang let's welcome them to our community. Tama. Yes. Love is love. Love wins. We love you guys. Love is love talaga. Kaya naman madlang onliners, keep on following us for more breakups and love stories dahil we share this especially for you. Ito na mga.